This is Alejandro Vega TV, ang inyong kaibigan. Gusto po kayo mga ka-teens, mga kabarya, mga kagrupo at mga kakilala. Ayan mga kaibigan, ang ating topic for today, itong sing-sing kong nakuha ng Dupine 22 sa Long Beach Resort, yan sa Noveleta. Ayan. Meron tayo nakitang sing-sing mga kaibigan. Unang tingin ko nung makuha ko ito, ay inisip ko na bronze kasi balot na balot siya ng mga dumi na mayroong green coloration. Ito ang aalamin natin mga kaibigan kung ito ay may halong gold, kung anong karat, at kung ito ba talaga ay tanso. So ayan mga kaibigan, and don't forget to subscribe. Ayan mga kaibigan, yung i-compare natin sa tunay na tanso. Ayan, pagkatanso kasi mga kaibigan, ayan, talagang balot na balot siya ng green coloration ng dumi. Nagkakaroon talaga siyang maraming kulay na green. Pagka ganyan nakuha niyong alas, yan ay malamang 100% ay tanso mga kaibigan. At i-compare natin. So ayan, magkaiba talaga mga kaibigan. Itong isa ay medyo kulay copper na manilaw-nilaw. Yung isa talagang natago na yung kanyang copper. Natago yung kulay niya, yung kanyang pagkamital. So, ayan mga kaibigan, ito yung tanso. Ayan. Ito naman yung aalamin natin kung ginto, may halo o wala. So, papakita ko naman sa inyo yung 14 karat gold. Ayan mga kaibigan, ito yung sample natin lagi na 14 karat gold. Ganito po yung kulay ng 14 karat gold. Mayroon po yung hallmark niya sa ilalim. Kung makikita nyo, na-i-vlog ko na po mga kaibigan. Ito ay gold-plated na 14 karat gold. Ayan. At ihambing natin dito sa isa. So, ayan mga kaibigan, yung pagkakaiba naman nila. Ayan. Medyo maputla itong isa. Ayan mga kaibigan, oh. Tingnan nyo maigi. Mas madilaw yung 14 karat. Yung sa kanan ay medyo manilaw-nilaw na maputlang kulay bronze. So ayan, ayan mga kaibigan, pagkakaiba. Ang ibig kong sabihin mga kaibigan, o ayan ang layo ng pagkakaiba ng kulay. Malamang ito mga kaibigan ay 10 karat at ito yung 14 karat. So alamin natin sa experiment mga kaibigan. So ang gagawin ko mga kaibigan ay gagamit ako ng asido na galing sa Lazada. Pag bumili kayo sa Lazada na pag-acid test, 150 lang mga kaibigan, isang set. Kasama na yung bato o parang hasaan, yung asido, nitric acid. Ayan. Take note mga kaibigan, huwag nyong lalanghapin o kaya malagyan yung daliri nyo ay masusunog ng nitric acid. Ayan. Pero ang gagamitin natin mga kaibigan sa pag-testing, itong bato na galing sa sapa, sa ilog, na buhay na bato. Kasi pag ikinaskas mo yung alahas dito, visible yung kulay ng gold dust, silver dust o anumang dust ng mga metal. Kitang-kita yan mga kaibigan. So, ang gagawin natin mga kaibigan, ikakaskas natin dito ito at lalagyan ng asido. Sa unang tingin ko mga kaibigan, ito ay 10 karat. Pagka nabura mga kaibigan, yung ikinaskas na dust nitong sing-sing na to sa batong itim ay hindi gold, walang gold, yan ay tanso or 8 karat. Pagka naman hindi nabura ng nitric acid, ang dust nito na kinaskas sa bato, iyan po ay malamang 10 karat gold. Kasi po mga kaibigan, sa tagal ko na rin ginagamit itong aking nitric acid na galing sa Lazada, ang 10 karat, 14, 18 karat, 21, 22, saka 24 karat ay hindi po kaya nitong burahin. Pero yung 8 karat pababa, nabubura po ng aking nitric acid na galing sa Lazada. Kaya susubukan natin ngayon kung may gold ba itong sing-sing na ito. Kung may gold dyan, maswerte ako. At maibibinta na naman natin mamaya para karoon tayo ng pera. So sisimulan ko na mga kaibigan na ikaskas ang sing-sing. So ayan mga kaibigan, ikaskas ko na yung sing-sing kung ito ba ay talagang gold
ay halong gold o hindi. So ayan, kaskas ko dito para makita natin mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, oh. Kitang kita yung kanyang residue ng kanyang pagkamital. Sabi ko nga kanina, pag yan mga kaibigan ay nabura, pag yan mga kaibigan na nabura, hindi po siya 10 karat pataas. Pag nabura, may tendency siyang 8 karat kasi shiny yung metal, yung singsing. Or tanso. So ayan mga kaibigan, lagyan ko na ng nitric acid para makita natin yung resulta ng aking experiment. So ayan mga kaibigan, yung ating nitric acid. At papatakan ko na yung dust. Ingat lang mga kaibigan, at baka malagyan ang daliri at masunog ang inyong daliri ang balat. So ayan mga kaibigan, ang resulta. Ayan mga kaibigan, hindi siya nabura. Hindi nabura mga kaibigan yung mancha. Ang ibig sabihin mga kaibigan, ayan, ang ibig sabihin, itong singsing na ito ay 10 karat. At sabi ko nga, may kulay green yung kanyang mga dumi na nakakapit. Kasi po ang hinalo sa metal para maging 10 karat siya ay tanso. Kaya nagkulay green. Anything na metal na haluan mo ng tanso, pag tinis mo yan using chlorine saka yung kalamansi, magkukulay green po talaga ang mancha niyan mga kaibigan. Kasi meron siyang halong tanso. Kasi ang pangkaraniwan lang namang malalaman mo pag tanso isang bagay, through chlorine at kalamansi or vinegar, yan po ay nagkukulay green coloration. So ayan mga kaibigan, nakita natin ang resulta. Ayan, hanggang ngayon, di pa rin nabubura yung pinagkaskasan natin sa bato. Kaya ito po ang ating singsing na ito ay gold or 10 karat gold. So ayan mga kaibigan, natapos na ang ating experiment. Ngayon, nalaman mo na ang singsing na ito ay 10 karat gold. Titistingin naman natin itong tanso kung ano mangyayari sa nitric acid. So ayan mga kaibigan, ikaskas ko naman itong tanso sa nitric acid. Ayan mga kaibigan, ikaskas ko na yung tanso. Ayan. Ayan mga kaibigan. Ayan, yan yung kanyang mancha, yung tanso. Ayan mga kaibigan, no? Ayan. Lalagyan natin ng nitric acid kung yan ba ay mabubura. Pagka nabura, yan po ay tanso. So, ayan mga kaibigan, tapos na. Nalagyan ko na ng nitric acid. Ayan ang resulta sa tanso. Nabura mga kaibigan. Ayan, nabura siya. Ang ibig sabihin, ito mga kaibigan, ito tanso, ito ay 10 karat gold. So ayan, sabi ko nga kanina, yung 14 karat ay madilaw. Mas madilaw kaysa dito sa isang singsing na nakuha ko na 10 karat gold. So ganyan mga kaibigan ang simpleng paraan para malaman kung yung singsing or alahas na nakuha mo ay mayroong halong gold. At paano malaman kung anong karat? Ayan mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Bye-bye!